mga kapilswis, hindi man lang umabot ng 2 kilo, kulang pa. Good night, mga kapilswis. Carmelian, sleep na ha? Tama na yan ha? 10 minutes ha? At ako'y matutulog dito dahil hindi ako komportable doon sa sa baba. Hi mga kapilswis! Ang aming buhay caravan. Ayan. Nag-iinit ako ng tubig. Inom ako ng tea. Tapos yung iba ay lalagay ko dito kasi ito until tomorrow mainit siya. Para siyang thermos. Grabe, ang sama talaga ng ubo ko. Ilang gabi na akong hindi pinapatulog. Tingnan nyo, meron kaming lababo. May lababo kami. Ay, look. Luto. Tapos meron kami kalan. Pero doon kami nagluluto sa kabila, sa kapitbahay namin, sa kanilang camping house. Meron silang camping house doon. Mas malaki. Tingnan yung mga kapilsis. Ayan, nakita nyo na sa video kong isa. Ito. Pwede kang kumain dito. Pero si Papi, dito siya natutulog. Natulog sa gabi. Dito siya natulog. Pwede siyang gawing bed. Tapos ito, pasintabi na lang. Pwede rin siyang gawing bed. Bali, 2-3 tao pwede dyan. Tapos ito, 3 bed din. 1, 2, 3. Sa baba sana ako matulog kagabi. Si Carmelina dito sa sa gitna. Kasi hindi ako makatulog dyan. Kaya lumipat ako doon. Lumipat ako doon kagabi. So, ang dami niyang space. Maraming space, mga kapilswis. Kahit maliit lang. Kahapon, sabi ko, hala, parang ang liit naman. Tapos ngayon, after one day, nasanay na ako. Sige ko, pwede pala. Ang ganda rin pala ang ganito. Tapos may CR na rin. Pero doon kami naliligo sa sa may sariling liguan doon. Magbabayad ka lang. Ilalagay mo doon para sa maghuhulog ka ng barya para sa hot water. Kasi pag hindi, malamig yung tubig. So, doon kami naliligo. Doon ka rin. Dito, ihi lang sa CR. Hindi kami nag-ano dito. Big business. Kasi small business lang dito. Mga ihi lang. Kasi doon, mahirap nga linisin. So, maganda pala siya. Kasi kung halimbawa magbiyahe kayo, mag-tour kayo, maganda siya mga kapilswis. Ang daming space. Mga kapilswis, hindi pala to sa amin, sa kapitbahay namin ito. Pinagamit lang sa amin for 5 nights. So dito kami mag-stay ng 5 nights. Ay! Dito kami mag-stay ng 5 nights. Sorry talaga to. Hi mga kapilswis, pauwi na kami ngayon. 3 nights lang kami nagstay doon kasi panay ang ulan, wala rin kami magawa. Hindi rin kami makapagpamasyal sa area kasi nga maghapon ng ulan, tapos yun, wala kami magawa. Nakamukmuk lang kami doon, kain, higa, ganun. Saka yung ubo ko, grabe, walang tigil. So, nag-decide kami na umuwi na lang ng bahay. Instead na 5 nights, 3 nights lang kami nag-stay doon.
kulay. Papi will lick. Boss, hörst du gern tun? Ja. Ja. Look, Ming, Ming. Ich nö. Habis muna ako. Ayan eh. Sana makaabot ng 2 kilo kasi 2 kilo ang in-order sa akin mga ka-Phil Swiss. Sabi ng hipag ko, siya daw, 1 buwan daw siya hinubo after ng second vaccine niya. Posibleng epekto pa rin daw ito ng vaccine. Nagtaka rin nga ako kasi hindi naman ako nagpapaulan o nagpapalamig. Bakit bigla na lang ako nagkaubo? Ano yung mga kapilsis, oh? Hindi siya maganda. Kumbaga sa atin, reject ito, di ba? Ganyan. Pero dito okay lang. No choice. Saka natural naman ito mga kapilsis. Organic. Organic siya. Itasin ko na siguro ko. Okay. Ang hinahing taga ako, ang daming naninilaw. Oh. I don't know kung aabot ng 2 kilos. May mga nakatago pa dyan. Hello. Ito yung nahabis ko mga ka-Phil Swiss. Sana umabot ng 2 kilos. Last year talaga mas magaganda. Saka mas matataba, mas mahaba, matataba. Ngayon medyo ano, kakaiba. Saka yung ano baka siguro dahil ano, ibang buto yung iba. Pero yung ibang buto dito, last buto pa rin ng last year. Iba talaga siya kasi sa weather nga. Tayo sa ano kabilang greenhouse, nakapag-harvest na rin ako dito kahit papaano. Ayan oh, tingnan niyo naninilaw sila. Ang aga nila manilaw. Wala pa nga ano eh. Taglamig. So last year talaga maganda talaga as in. Kung makita niyo sa ibang video ko last year, ang ganda talaga ng mga ampalaya ko, ang haba, ang lalaki. Wala tayong choice. Hindi naman tropical itong country na to. Kung anong ibigay yun talaga. Paswertihan lang kung gaganda ang summer. Ayan, malaki-laki na rin oh. So sa dami ng puno na to dito mga ka-Phil Swiss, bali 16 kapuno last year ang tanim ko lang. Alam niyo kung ilang puno ano lang, nasa ano lang yata 12 or 14 ganun. Pero sobrang dami, hitik talaga sa bunga. Ito naman ang dami-dami kong tinanim this year kasi mga nag-order ba sa akin.
Ayun, ang konti ng bunga niya. Sa weather siguro talaga mga ka-Pil Swiss. Pangit kasi yung summer ngayon. Anyway, wala tayong choice. Hindi natin kontrolado ang weather. Kung ano ibigay sa atin, yun na yun. Pasalamatan na lang. So, ayan. Ayan, ang aking mga ampalaya. Ang aking pinaghirapan. Maswerte na rin ako mga kapilsis. Kasi alam nyo yun, dun sa ate ko, ang dami niya rin tinanim. Tapos ilan na lang natira, namatay. Kasi wala nga siyang greenhouse. So sa labas niya lang tinanim. Ayun, ang daming na ano, namatay sa lamig. So ayan ang aking harvest dito sa greenhouse. Yun sa kabila naman, wala pa, late na. Wala pang ano ma-harvest to. Kanina sa ano, cherry tomato namin. Sa wakas, naka-harvest na rin. Medyo late na oh. Masarap yan mga kapilsri, salad. Or kainin yan sa salad, or kainin lang ganyan, papakin. Masarap yan. Cherry tomatoes. Fresh sa garden. Ito na yung mga na-harvest ko. Ayan. Pasensya na, hiniingat talaga ako. Grabe yung ubo na to. Hindi ko alam. Mga ka-Pilswiss, hindi man lang umabot ng ano, 2 kilo. Kulang pa. Tingnan nyo. Sa dami. Kukuha pa ako doon ng iba. Ay, nako. Ayan, mga ka-Pilswiss, ang aking na harvest. Je me demande.